Alex Caruso, target ng Cavaliers, Pacers at Hawks, samantalang Carmelo Anthony gustong-gustong makuha ng Lakers at Avery Bradley, pinapabalik ng Lakers. Halina't pag-usapan natin yan mga brother, pero kung bago ka lang sa channel, eh huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po. Kung umaasa nga po ang Lakers na ibalik sa Lake Show ang point guard nilang si Caruso ngayong darating na season, ay mukhang magkakaroon sila ng competition mula sa iba't ibang team dahil ayon po sa report ni Eric Pincus ay interesado nga daw po ang mga team ng Pacers, Cavaliers at Hawks sa Lakers guard. Pero dahil nakuha na nga po ng Hawks si Delon Wright at Rubio naman sa Cubs, ay mukhang nagbago na daw ang market para kay Caruso. At ayon din kay Pincus, kung siya daw ang Lakers ay hindi daw siya magdadalawang isip na kunin ulit ang Lakers guard. Dahil nga po sa pagkakakuha ng Lakers kay Russell Westbrook na gagawin nila bilang primary point guard, eh pwedeng pwede naman si Caruso maging second unit of the bench na magbibigay sa kanila ng energy. Ano sa tingin nyo mga brother, dapat pa bang ikip ng Lakers si Caruso ngayong darating na season? Sa kabilang banda naman po, Carmelo Anthony gustong-gustong makuha ng Lakers. Ayon nga po sa report ni Jordan Sculls ay sobrang interesado daw ang Lakers na makuha ang Portland forward at matalik na kaibigan ni LeBron James na si Carmelo Anthony bilang dagdag na veterano sa kanilang lineup. Parehas nga pong na-drop noong 2003 si LeBron at Anthony, kung saan ito ang naging kalaban ni LeBron para maging rookie of the year ng season 2004. Si Anthony ay huling naglaro para sa Portland, kung saan nag-average ito ng 13.4 points at 3.1 rebounds per game last season. At former Lakers na si Avery Bradley gustong pabalikin ng Lakers. Ayon nga po sa report ni Shams Charania, ay interesado nga daw po ang mga contender team at dating team ni Avery Bradley na kuhain ito. Si Bradley nga po ay naglaro para sa Lakers noong season 2019 to 2020 at kahit nga po hindi ito nakapaglaro sa NBA bubble noon sa Orlando, ay sinama pa rin ng Lakers ang pangalan niya sa championship roster ng team. At after noon, siya ay pumirma ng 1 year 11 million para sa Heat, na trinade naman siya sa Rockets para makuha si Victor Oladipo. Dito na pong tatapos ang ating video mga brother. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po.